Hi guys and welcome back to my channel. Today's video is super special para sa aking puso because I consider this as a very special gift and blessing from God because of what's happening in the world and what's happening in my personal life. Alam po marami nakakakuha sa inyo ng inspiration sa mga ganito klaseng videos, lalo na kung isa ka ding aspiring na YouTuber. I hope na may matutunan kayo sa video na to at sa mga pag-uusapan natin today because as you can see from the title, yes, nakuha ko na po yung unang sweldo ko sa YouTube, pero kung alam niyo lang kung yung mga pinagdaanan bago ko narating yun. So, yun yung mga pag-uusapan natin today. And by the way, this is requested by Juliana de la Cruz. So, let's start! So guys, ikukwento ko sa inyo yung journey ko sa YouTube, kung paano ko nagsimula hanggang sa kung paano ko nakuha yung sweldo ko. Magbibigay na din ako ng mga tips para dun sa mga viewers natin na nagbabalak din gumawa ng YouTube channel. Huwag na po kayong mabother kung tingin ako ng tingin sa baba at mukha po akong nagre-report dahil meron po akong kodigo. So simulan po natin dito sa tanong na why and how did you start a YouTube channel? So, ba't nga ba ako nag-start ng YouTube channel? Actually po, bago pa ako mag-start ng YouTube, mahilig na talaga akong tumingin sa camera. Mahilig na ako mag-post sa pictures and meron akong mga ginagawang mga I don't consider it as vlog, pero mahilig na talaga akong gumawa ng mga videos kasi hilig kong mag-edit ng mga videos way before pa. Hindi pa uso yung vlogging noon, pero ako ang hilig ko ng kung ano-anong kumuha ng video sa camera ko and i-edit siya na hindi ko pa naman pinopost talaga. 2018 nung nag-start akong mag-post sa YouTube, pero hindi nyo na pa makikita yung unang pinost ko na vlog kasi naka-private na po yun. Yung unang makikita nyong upload ko dyan is pangalawa na talaga yun actually. Pero, na-inspire kasi ako dun sa mga pinapanood ko ng international YouTubers kung paano nila bigyan ng kwento yung simpleng buhay nila na sobrang may entertain ka talaga. Kung paano nila narating yung fame. Sobrang nakaka-inspire na nakaka- pinaka-inspiration ko. Nung mag-start ako, hindi ako vlog na daily life. Kasi yun yung uso sa Amerika, diba? Nag-start ako sa makeup, pero hindi ako naging active because TBH, hindi ko kayang i-sustain ang makeup vlog. Because that time, hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko sa trabaho ko. So, sobrang liit lang nung sweldo ko. And para bumili, magsayang ng pera sa mga makeup products para lang makagawa ng review and ng makeup related vlogs, eh hindi ko po siya kayang i-sustain dahil hindi ko po kayang bumili ng mga mahal na makeup. From that first post, hindi na po ako masyadong naging active noong 2018 and then nag-stop ako for 1 year. And then came 2019, dun talaga ako naging active because of my students. Ito kasing si Trisha ang may kasalanan. Kung kilala niyo si Trisha, yung lagi ko sama sa mga vlog na co-teacher ko. Alam ko siya yung nagsabi sa mga estudyante ko noon eh, na meron akong YouTube channel. Hindi ko naman binalak na malaman nila dahil wala akong, ayoko nga i-share na meron akong YouTube channel. Kung sino lang makakita sa YouTube, sila lang yun. Sila lang yung gusto kong makikita. Hindi ko rin siya sinishare sa Facebook ko that time kasi nahiya ako. O diba, nag-post ako ng video para walang manood. Kung sino na lang makakita, yun lang yung nasa isip ko. Kasi sobrang mahihain ako. Kung kilala niyo ako sa personal, sobrang hindi ako ganun ka-sociable. Unless close na tayo, dun siguro ako ganito kadaldal ngayon. And then, nung nalaman nga ng mga estudyante ko, ano sila nun eh, grade 5 sila nun. And then, sila talaga yung nag-push akin na gumawa daw ako ng vlog, ituloy ko daw yung YouTube channel ko, papanoorin nila. As in, nung simula nung malaman nila na meron akong YouTube channel, sila talaga yung laging nanonood and masasabi ko sila yung first fans, hindi, supporters ko dito sa YouTube journey na to. Kasi parang lagi nila akong binibigyan ng mga ideas and lagi nila sinasabi na, teacher, kailang ka gagawa, kailang ka magpo-post. So, sila talaga yun. At saka kasi yung class na yun, advisory class ko sila, kaya close ko talaga sila. And mahilig talaga silang manood ng mga YouTube. Sa YouTube, lalo na yung
yun yung time na sobrang sikat sila Logan Paul, sila Jake Paul. Yeah. Ay, nanonood din ako ng vlog nila Logan Paul that time. So, parang nag-click talaga kami and then gumawa pa ako ng, nalaman pa nila na meron akong YouTube channel. So, parang sila talaga yung starting point ko kung bakit ko tinuloy yung pagbablog ko. And then, 2019, January yon yung pinakaunang travel vlog ko na ginawa ko sa Baguio because birthday ko and gusto ko talagang mag-travel. Eh, yun po yung naging, doon po nag-start na naging active na talaga akong mag-post sa YouTube. Ngayon naman guys, sagutin natin yung tanong na paano po kami magkakaroon ng YouTube channel and ano po yung requirements para ma-monetize sa YouTube. So, unang-una po, yung account na gamit nyo ngayon para mapanood ang mga favorite nyong vloggers is yan na rin po yung pinaka-channel nyo. So, ang gagawin nyo na lang is kailangan nyo siyang i-verify para maging partner kayo ng YouTube and then kailangan nyo ma-reach yung requirement na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Kailangan nyo din pong i-apply yung email ad nyo sa Google AdSense kasi yung Google AdSense ang magpapasweldo sa atin. So, kapag na-reach nyo na yung 1,000 and 4,000 na watch hours, tsaka pa lang po magkakaroon ng ads yung mga videos nyo. And alam nyo guys, yan yung pinakamahirap ma-reach yung 4,000 watch hours. Kasi yung 1,000 subscribers, kayang-kaya niyo yung unti-untiin. Kasi kung marami naman kayong mga friends or and friends of friends, mag-a-add naman yung sa subscribers nyo. Pero yung watch hours, yun yung pinakamahirap. Kaya, yun yung pinaka-struggle, guys. Kung ang hinihintay nyo or ang pinaka-motivation nyo is yung kikita kayo agad sa YouTube. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, guys, na sobrang hirap bago nyo makuha yung $100 na yun, na sweldo na yun. So, kung yun po yung nagda-drive sa inyo or yun lang yung pinaka- dahilan nyo kaya gusto nyo mag-vlog is dahil merong pera sa YouTube, eh, sinasabi ko sa inyo guys na bago nyo makuha yun, sobrang dami nyo pong pagdadaanan and hindi siya madaling makuha. Inuulit ko guys, hindi madali ang kumita sa YouTube. Bago ko nakuha yung $100 na yan, mas malaki pa yung nagastos ko sa totoo lang. Kaya kung magsa-start lang kayo ng channel dahil sa pera, ngayon pa lang sinasabi ko guys, hindi siya madali. And baka mag-stop lang kayo sa kalagitnaan. So, eto na nga guys, pag-usapan na natin yung sweldo. So, pagkatapos nyong ma-reach yung requirements na YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, wait, hindi pa kayo agad ma-approve. Dahil may small percentage na baka hindi kayo i-approve. So, ano ba yun? Kasi that time, meron akong sinalihan na group and mga naghihintay sila kung ma-approve ba sila dun sa YouTube Partnership Program. And merong mga hindi na-approve na account. So, bakit kaya? Pwede na hindi nyo original yung content na ina-upload nyo sa YouTube or meron kayong strike or yung own content nyo nga siya pero meron kayong hindi nasunod dun sa pamantayan ng YouTube. So, kailangan i-review nyo yun guys kung ano yung mga hindi pwedeng ipakita sa vlog. And I think yun yung mga dahilan kung bakit hindi sila na-approve. But in my case, after kung ma-reach yung requirements, after 4 days lang, nag-email na sa akin yung YouTube na ina-approve na nga nila yung account ko para sa YouTube Partnership Program. So, sobrang saya ko talaga nun kasi hindi ko ina-expect. Akala ko kasi after 2 months ko pa malalaman kung in-approve ba nila ako or hindi. Kasi sabi ng iba, 2 to 3 months daw nila bago nalaman. Pero in my case, 4 days lang. So, sobrang saya ko talaga nun kasi pinaghirapan ko yun guys. Sobrang dami ko ng nagastos sa mga vlogs na in-upload ko. So, sobrang saya ko talaga that time. So, ngayon, ang susunod naman doon, guys, hindi porket nagkaroon na ng ads yung videos nyo, ikikita na kayo agad-agad. Hindi po, kasi kailangan nyo pang ma-reach yung $100 na threshold. O, diba? Hindi talaga ganun kadali kumita. So, ang unang-unan yung gagawin, guys, is magre-request kayo ng pin sa Google AdSense. In my case, again, hindi ako nag-request ng pin. Hindi ko alam kung bakit automatic nilang pinadala sa akin yung pin na yon. And ito yung itsura niya. Yan. Diba, na-approve na ako. After 3 months kung ma-approve, pinadala nila sa akin yung pin. And itong pin, guys, ito yung pinakakailangan nyo para ma-open nyo yung door sa magical world. The joke lang. Para makuha nyo yung parang pinaka-full, ano ba? Tawag dito, yung full experience sa AdSense. Kasi kapag binuksan nyo yung website ng Google AdSense, hindi nyo makikita yung mga nakikita ng mga na-approve na.
So, yun. Kaya kailangan nyo ng pin. Kasi, after nyo makuha yung pin, tsaka nyo palang makikita na, ah, ito na pala yung kinikita ko every month. Ito yung itsura niya. Ayan, sa likod. And ang pinaka-importante is yung nasa loob. And ayan, yung itsura niya sa loob. Hindi nyo na makikita yung pin. Hindi nyo din naman mabubuksan kasi nagamit ko na yan. Enter nyo na yung pin. Tsaka nyo palang makikita yung kinikita nyo every month. So, bibigyan nila kayo dun ng every 28 days na update. Makikita nyo kung magkano na yung kinikita nyo per month. Kapag na-reach nyo na yung $100 na threshold, tsaka nyo palang makukuha yung pera. Now, eto. Ang hindi ko... Bago ko makuha yung pera, kasi inaabangan ko talaga yan. Pero hindi ko masyadong chinecheck talaga yung AdSense ko lagi. Madalang lang. Pero nung one time na nakita ko na nasa $80 na siya, medyo nagpanik na ako kasi hindi ko alam kung paano ko makukuha yung pera. Inisip ko kung kailangan ko ba ulit mag-request. Hindi ko talaga alam. And then, one time na, eto, nasa ECQ na tayo ngayon. Binuksan ko ulit yung AdSense ko, tapos nagulat ako bakit $3 na lang siya. And huling-huling-huling-huling ko siyang tinignan, siguro mga March yung huli kong tingin doon, eh, nasa 18 na siya. So, nagpanik ako agad. And then, nung tinignan ko yun doon sa payments, may nakalagay doon na pinadala na pala nila sa akin yung pera. So, eto pala, nagbago na naman pala yung system nila. Kapag na-reach mo na yung $100, automatic ipapadala nila yun sa inyo. So, hindi nyo na kailangan mag-request pa ulit na kung ano na, ipapadala nyo pa yung pera o hindi. Hindi, automatic na nilang ipapadala sa inyo. So, papakita ko sa inyo yung screenshot dyan. And take note guys, hindi nyo siya sa email makikita. Makikita nyo lang siya kapag binuksan nyo yung Google AdSense account nyo na nakakonect sa YouTube account nyo. Saan nyo ba siya makukuha guys? Isa lang ata yung ano, mode of payment. Yun ay sa Western Union, Cebu. Yan. So, ang nakuha ko in total is $101.44. Kaya, kung iisipin kong mabuti, no, eh, talagang mas malaki pa po yung ginastos ko dun sa mga vlogs ko, lala na yung mga travel vlogs ko. Kasi, for me, mas trip ko talagang gumawa ng mga travel vlogs kasi pangarap ko talagang makapag-ikot sa buong mundo. Kung meron man akong mga opportunities pa in the future, talagang mag-focus ako sa travel vlogs. Pero like now, naka-ECQ tayo and hindi siya possible. So, ang pinaka-mahirap talaga dyan is maging creative kung ano ba yung kailangan mong gawin na videos. Kahit mas malaki pa yung nagastos ko, sobrang malaking blessing pa rin to sa akin. Kasi biruin mo, tumapat siya sa ECQ na may malaking problema yung mundo. Tapos, nag-resign kasi ako sa trabaho. Hindi maganda yung pasok ng, hindi maganda yung timing ng COVID kasi ito talaga yung year na gusto ko na talaga mag-resign sa trabaho ko. Tapos biglang ganito pa yung nangyari. So, the fact na bigla akong na-reach yung threshold na yan and nakuha ko na nga yung pera is a big blessing talaga sa akin. Kasi sa totoo, hindi ko naman iniisip yung perang makukuha ko sa YouTube. Although, syempre, ina-expect ko yun. Pero, kasi yung joy na nakukuha ko sa pag-i-edit, yun talaga yung... Ano, doon talaga ako pinaka nag-i-enjoy sa pag-i-edit ng videos, sa pagkuha ng mga shots, sa pag-iisip kung ano ba yung dapat kong gawin per vlog. Yun talaga yung pinaka... nagpapasaya sa akin kung bakit nagko-continue ako sa YouTube. And syempre, yung mga kaibigan ko na sumusupport sa akin. Ngayon naman guys, pag-usapan natin ito dahil sobrang dami kong nakukuhang gantong tanong. Anong gamit mong equipment sa pag-vlog? Sobrang dami nagtatanong ito sa akin lagi sa Facebook, sa Instagram, pag nalalaman nila na nag-YouTube ako. Ito yung unang-una nilang tinatanong. And guys, sinasabi ko sa inyo kung ano yung meron kayo ngayon. Cellphone man yan, tablet man yan, digital camera man yan, or mirrorless camera man yan, kung ano meron kayo ngayon, yun yung pinaka the best na camera para mag-start ng YouTube, okay? Hindi nyo kailangan ng mga mamahaling gamit. Kasi meron isang nag-chat sa akin lagi sa Facebook, and lagi ako nasistress sa kanya, dahil parang kailangan niya muna bang bumili ng ganitong kamahal na camera. Lagi niya ako tinatanong tungkol sa gantong camera, and
hindi nyo kasi kailangan agad bumili ng ganung kamahal na camera, lalo na ngayon na meron tayong kinakaharap na crisis. Parang hindi smart na mag-invest sa mga mamahaling camera, lalo na kung hindi ka pa kumikita sa YouTube or kung wala kang stable job na pwedeng mag-provide sa'yo. Ako kasi, nung time na nabili ko tong camera ko na to, ang ginagamit ko po ngayon ay Canon EOS M3. Meron po akong sideline nun na online business. And nag-boom yung business ko na ngayon. And yung pera na naipon ko from that is yun yung pinabili ko dito sa camera na to. And nabili ko siya sa, hindi sa mall eh, sa Facebook lang siya. And mas mura siya kesa sa mall. So, imbis na 30 something siya, nasa 23 ko lang siya nabili. And then, ang sumunod kong binili is itong softbox na to. And mura lang din yan guys, sa Shopee ko lang yan nabili. Meron akong vlog niyan, kung gusto nyo pong panoorin, ililink ko sa baba. And then, ang last na binili ko is itong mic. Dahil nung bago kami mag-Taiwan, naisip ko gusto ko ng mic. Kaya ako bumili ng mic. And kung alam niyo lang kung ano nangyari dyan sa mic na yan, sobrang stress na stress ako sa mic na yan. Dahil bumili ako, diba? Nawala ko yun. Lahat yun bagong bili ko. And isang araw na lang bago yung trip namin sa Taiwan, nawala ko pa siya sa... Nawala ko lahat yun. So, sobrang na-stress ako. Alam niyo kung anong ginahala. Bumili kami ulit ng bago. Sobrang stress, guys. Kung ano man po ang gamit na meron kayo ngayon, gamitin nyo na, i-maximize nyo na yan kung wala kayong ring light or kung wala kayong softbox, tumapat na lang po kayo sa araw, sa bintana nyo, yun yung pinaka the best, yung sunlight. Even yung editor ko guys, hindi po ako sa laptop nag-i-edit kasi unang-una, ang bagal po nung laptop ko. Alam nga naman, bumili pa ako ng iCore 5 na laptop para lang makapag-edit ng maayos. And pangalawa, kailangan nyo pong bumili ng software. And ang isang software nasa 2,000 mahigit kung hindi naka-sale. So, imagine yung pera na kailangan yung gastusin. Kaya yun. So, nag-i-edit lang po ako sa cellphone. Kung hindi nyo pa po napapanood yung vlog ko na kung paano ako nag-i-edit, i-link ko rin po yan dyan. So, guys, magbibigay ako sa inyo ng ilan lang naman ng mga tips kung gusto nyo din mag-start ng YouTube. So, unang-una dun is choose your niche. So, pag sinabing niche, ano ba yung gusto nyo? Gusto nyo ba maging makeup vlogger, travel vlogger, food vlogger, maging prankster? Gusto nyo ba ng daily lives? Gusto nyo ba ng mukbang? Kayong bahala. Basta, mamili kayo guys and make sure na yung mapipili nyo yun is maglalabas nung creativity nyo. I-enjoy kayo dun sa ginagawa nyo. Hindi nyo pinipilit yung pinoproduce nyo na content. Mas magiging helpful yun sa inyo para makahatak ng viewers sa channel nyo. Kasi yun naman yung pinaka main objective nyo, diba? Magkaroon kayo ng viewers na makaka-relate sa inyo. So, make it relatable. So, itong next tip ko sa inyo, guys, is probably the most cliche and most used tip sa YouTube world. And yun yung be yourself. Pero yung version ko is stay true to yourself. So, pareho lang. Bakit yun yung sinasabi ng maraming YouTubers? Kasi, pag pinakita mo yung totoong ikaw, dun ka magustuhan ng mga tao, eh, mas magiging solid yung community mo. Hindi natin kailangan mag-pretend ng someone na hindi tayo. Like, hindi natin kailangan bumili ng mga mamahaling gamit para lang masabi na, ah, ganito rin ako, hindi lang ikaw. Hindi natin kailangan sundin yung standard ng iba pagdating sa beauty. Hindi natin kailangan ikahiya yung kung ano man yung meron tayo. Like si Mimia, di ba? Para lang mag-fit in dun sa standard na binibigay sa atin ng mundo. So, ang next tip ko sa inyo guys is probably the most important. And it is accept criticisms and always strive to improve yourself. So, dyan sa comment section na yan, may iilan dyan na mag-leave ng negative comments sa atin. Pero, let's not always take it as bashing.
Kasi mayroong namang mga negative comments na siguro hindi lang ganun kaganda yung choice of words nila, pero may mga point naman sila. And siguro dun lang tayo mag-focus dun sa mga nasabi nila or dun sa feedback nila na baka pwede pa natin ngang ma-improve para sa mga susunod na contents natin is mapakita naman natin sa kanila na quality na siya. So, kailangan natin lagi strive na maging better version of ourselves, diba? So, kailangan yung mga content natin is a better version than every time. So, ang next tip ko sa inyo, guys, ito yung hindi ko ginawa nung first time kong mag-upload sa YouTube. Yun yung i-share yung mga videos ko sa ibang social sites like Facebook or Instagram. Gusto nyong ma-reach yung requirements sa 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Kailangan nyo talagang magtiyagang i-share yung video nyo araw-araw. Kung kailangan pang i-share nyo yung link sa Messenger, gawin nyo na. And manghingi rin kayo ng support sa mga friends nyo or sa mga friends ng nanay nyo, kasi for sure marami sila nun, pa-share nyo sa kanila. Meron ding mga support group sa Facebook para sa mga small YouTubers. Pwede nyo i-share din yung mga links ng mga bago nyong upload or yung mga old uploads nyo. Tapos may mga manunood yan for sure. Dahil nga nag-focus ako sa travel vlogs noong 2019. So, ang ginagawa ko is sumali ako dun sa mga groups ng mga travel like yung DIY Travel Philippines. Tapos ang ginagawa ko, nagpo-post ako ng yung pictures ng lugar. Tapos ang caption ko is yung mga itinerary, kung magkano yung nagastos ko, yung mga links ng mga apps na ginamit ko, kung saan kami nagstay. Yan, uso yan, diba? So, yun. Isishare ko dun sa mga ganong groups sa Facebook, kasi yun yung mas madaling paraan, guys, na madirect sila sa YouTube channel nyo. Kasi sabihin nyo na lang siguro sa huli na full vlog on my YouTube channel, tas yung link nung videos nyo. So, kaya ako, yung mga travel vlogs ko, malalaki talaga yung views niyan kasi ganun yung ginagawa ko. Guys, importante din na maganda yung thumbnail yung videos nyo. So, para kasi diba, sa book, ang unang tinitignan yung cover. So, parang ganun din yung thumbnail. Kung catchy yung thumbnail nyo, plus yung catchy yung title ng videos nyo, for sure, makakahatak talaga kayo ng mga viewers sa YouTube. And tandaan nyo, guys, na mas madaling sumikat sa Facebook kaysa sa YouTube. Kaya, isa din sa mga ginagawa kong paraan is gumagawa ako ng mga short clips na parang teaser. Tapos, ina-upload ko yun sa Facebook page ko, and then sinishare ko nga dun sa mga ganong klase ng groups para makahikayat ako ng mga viewers. Matrabaho talaga ang YouTube, guys. Kailangan nyo talaga ng matinditinding dedication and patience. Kailangan nyo nga rin palang tandaan to, guys. Kung gagawa kayo ng mga YouTube vlogs, siguraduhin nyo na yung gagamitin yung music is hindi siya copyrighted. Kasi kung copyrighted yun, guys, at meron na kayong ads, hindi po magiging eligible for monetization yung video na yon. Kasi for sure magkaka-copyright strike kayo. So, magkaroon man ng ads yung videos nyo, hindi po sa inyo mapupunta yung pera, kundi dun sa may-ari ng music. So, tandaan yan, guys. Walang gagamit ng copyrighted music. At ang isa pa nga palang tip na masasabi sa inyo, guys, na maski ako nagsastruggle talaga is be consistent sa pag-upload ng videos. Kasi halimbawa, nagkaroon na kayo ng maraming subscribers. So, syempre, mag-expect sila ng mga magagandang content na galing sa inyo. And nga pala, guys, sorry kung ngayon ko lang ito naalala. Kasi, diba, once na nagkaroon ng kayo ng ads, make sure lang, guys, na hindi naman sobrang daming ad breaks yung ilalagay nyo kada video. Kasi nakaka-turn off din yun as a viewer sa totoo lang. Though hindi naman laging may lalabas na ads dun sa yellow bars, pero sobrang turn off yun sa mga viewers. Kaya make sure lang din na balance yung paglalagay nyo. And bukod sa YouTube, guys, alam kong aware din kayo sa mga Instagram influencers, pero hindi natin yung pag-uusapan dito sa video na to. Pero kung gusto nyo na magkaroon ng tips kung paano mag-grow yung Instagram account nyo, kasi mostly ng mga brands, guys, sa Instagram account din nagbe-base kung makikipag-collab ba sila sa inyo. So, kung gusto nyo pag-usapan natin yon, just
comment down below. Yun guys, I hope na meron kayong natutunan sa video na to kahit papano. Although, alam ko naman na yung marami ng mga YouTubers ang nagsabi ng mga bagay na pinag-usapan natin ngayon. Pero sana na-inspire pa rin kayo na ituloy yung pagbablog. Basta kailangan nyo lang talaga ng passion guys and ng patience and maraming creativity. And I hope na yung mga viewers din guys, support nyo yung mga small YouTubers kasi marami po dyan na small YouTubers na sobrang quality content ang pinuproduce nila. Kaya sana mabigyan din sila ng pansin and yung mga nagbablock sa inyong mag-YouTube guys, good luck. So, thank you so much for watching and I hope to see you on my next one. Annyeong!